Try. That's always try. Start for ya. Try for ya. Where, Marta? Good. Remember last year, this thing fell off, remember? Oh, yeah. You remember it? Yeah. From last year? Yeah. What fell off? I just take away this leg falling. Oh, my God! Look! There's so much. Look at this one. Like, I fell over and I somehow got it by falling over. Not good. Do this like the middle first. The one in the wrist bird is bigger. Yeah. It's like twice the size. It's like this big. Yeah, like that. Yeah, usually. Yeah. Some of it even might be bigger. Uh-huh. There are some that is bigger, but not that big. Yeah, it looks like there's some big onion stuff. Yeah, like this one is like a big fish, right? We have lots of garlic this year. Yeah. Yeah, Marshall even found like a double. Like 2-in-1. Yeah. Like, yeah. Right there. That's the 2-in-1. Oh, wait. No. They're just meat. But it wasn't 2-in-1. Oh, yeah, that's the 2-in-1. Oh, my God. Is it okay if we like broke the 2-in-1? Yeah, it's fine. Okay. Yeah, it's fine. Okay. Like, how are you supposed to like? Yeah, I guess. Like, I got the double root power. I'm done. That's what it is. Yeah. Here's hot pot. Thank you. I guess. I can finally step here! This little pile. Ito na po yung na-harvest natin kanina. Kasama yung mga boys, ayan. So, kumpara po doon sa na-harvest natin kahapon, ito, medyo maliliit po siya. Yan. So, same na variety, same na buwan na itanim, ang ginamit na fertilizer ay chicken dung, tapos yung sheep manure. Kaya lang, ito, medyo maliliit. Ang pinagkaiba lang, ito siya,
direct po siya doon sa lupa. While yung kahapon po na na-harvest natin na malalaki, doon po siya nakalagay sa rice bed po. Ayan. So, nakatali na, nalinis ko na para ihang ko na lang po doon mamaya. Ayan. Nakatali na po yan siya. Oh. Ready for hang na lang po yan. Hanging. Ayan. Ayan. So, 30, 60, 90. May 100 din yung na-harvest natin dito pa lang. So, bukas, ito na naman dito. Ayan. Tapos ito, na dig ko na ng konti. Ayan. Ang tigas ng lupa. Ayan. Dry kasi siya. Hindi kasi tayo nagdilig na simula nung mga isang linggo na mahigit bago natin i-harvest to. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, dry na dry po siya. Oh. Pero yung mga ganito kalaki, maganda to pang ano eh. Maganda po to pang ano, pang store. Panglagay ba sa basement? Pangtago para sa winter. Matagal tumasir yung mga maliliit, lalo na pag na-dry siya. Ayan, ang ganda ng pagka-dry niya. Oh. Wala po talaga siyang ano, tubig. Ayan. So, tatagal po yung buhay niyan. Tapos ito dito, kaya dinig ko siya, na-ready ko siya para lagyan ko siya ng ano, ng kamote bukas. Ayan, ayusin ko ito bukas. Ayan po, so inabot na naman tayo ng gabi sa garden kasi patapos ko lang magdamo, maglinis ng ating ano, ng ating ito, damo pati yung sa harap para maayos tingnan at kapag ka nagtambay tayo dito, maayos 'yan. So, yeah. And ito nga pala yung ating ano, yung ating upo. So bago ako magtanim ay maggawa ng ano, bago po ako maggawa ng trellis. Alam ko na ito ang mangyayari. Mangyayari po talaga 'to kung sakali man dumami yung bunga. Kasi dito ngayon, ito na yung ano eh, yung inaasahan ko. Ito. Ayan po. So ngayon, naglagay po ako ng isang tubo dito. Kasi yung naan diyan ayan oh. Yung tubo na yan dyan, ayan o, nag-bend na po siya. Nakaganon na siya o. Nag-bend na. Mabigat kasi yung bunga na niya. Ayan o, nilagyan ko siya ng dalawang tubo ngayon. Ayan, sa taas makikita nyo. Ayan, tubo siya. Tapos dun sa dulo, may tubo rin siya. Kasi kung hindi ko siya lalagyan ng tubo, baka bumagsak kasi ang daming bunga sa ilalim. Sa laki ba naman ng bungang yan o? Okay lang kung konti lang, ang dami po niya nila. Oh, di ba? Ayan. Ayan. Ang daming bunga. Kaya bukas dapat kung ayan oh, i-harvest niyo yung mga malalaki kasi ayan oh, ang daming bunga, grabe. Kasi itong mga 'to na sumunod, nakataas na sila eh. Ayan oh, nakahang na po sila. Ayan oh. Ang dami na rin po niyan. Ayan, may mga ipapano pa ako mamaya. Ipapulnit pa ako mamaya. Ayan, mamaya. Kasi ang dami ng bunga. Bilog. Oh. Yun. Nung gumagawa ako ng ano, ng trellis natin dito. Dahil sa kapos tayo sa budget. Ayan. Kung mapapansin nyo, ano lang yan. Net lamang po yan. Wala po siyang ano. Wala po siyang brace. Yung brace po nyan, ito lang. Isa lang sa gilid. Bakal pa yan. Steel bar. Tapos yan, yung pahabang ganyan. Pero yung gitna niya, wala na siyang brace. Kaya ito na lang yung nagbibigay tibay sa kanya. E yung naandun, nauna na. Kaya nagbend na siya dahil dito, makapal na yung kanyang dahon. Tapos marami na siyang bunga sa ilalim. Kaya ang nangyari ngayon, bumagsak. Medyo bumagsak yung naandyan, no? Nagbend siya. Ayan, wala yan tibay. Ito lang yan eh, net lang yan eh. E kung paano kung dumami na, ala, edi, peligroso. Baka babagsak. Diba? Ayan o. Wala kang makikita ang brace niyan dyan. Ano lang yan? Talagang net lamang po yan. Ayan. So baka dumami pa yung kanyang bunga kasi medyo maaga pa ngayon. Diba? Baka bumagsak siya. Kasi ayan o, nakikita niyo ang dami niyang bunga o. Hanggang dun sa dulo.
medyo madilim na nga lang ngayon kasi gabi na. Kaya, ito, grabe. Nakakatuwang tingnan, no? Oh my God. Kaya bukas, ayun, sa baba, oh. Ngayon, harvest po natin yung mga malalaki na puna yan. So, dito, medyo matibay ito kasi may brace to, eh. Ito. Ayan, meron siya, di ba? Oh, ayan. Doon kasi, tatlong poste lamang yun, mahaba pa. Ito, 10 lang to dito, eh. Yung naan doon, 16, 16, 32. Kaya, medyo mahaba. Grabe. Grabe ang bunga ng upo. The best. Grabe. Sobrang dami ng bunga. Nakakatuwa po. Tanggal kagad yung pagod mo kapag nakita mo silang ganyan, no? Diba? Ang ganda. Ang ganda. Nakakawala ng pagod. Tapos yung talong sa ilalim. Lumalaban din. So kahit may shade siya, kahit malilim yung puno dito kasi pagka tanghali, wala ng araw yan dyan, eh. Diba? Yan. Kasi may lilim na siya. Kaya itong ginawa nating style dito, paslant to, eh. Paslant. Yung ito, mababa dun sa dulo, mataas dito. Para yung araw, diretso pa rin yan dyan sa tanghali. Dito manggaling yung araw, hapunta dyan sa ating mga tanim sa ilalim. Para meron pa rin silang araw kahit papano. Pero yun na nga, nagkaroon na po siya ngayon ng problema. Buti lang, meron po tayong ekstrang tubo. Ayan, makasupport po yan dyan sa tibay niya. So dito, lalagyan ko na rin. Kasi, ayan, no, nakita niyo mga kagulay, nag-bend na rin po siya, oh. Oh, nag-bend na rin. Kasi yung tubo na yan, 1/2 lang yan, eh. Diyan lang siya nakakunik, oh. Ayan, oh, ito mo, nag-bend na pag gano'n na siya, oh. Dati po, straight po yan dyan. Ngayon, nag-bend na siya. So, kailangan natin lagyan. Ayan. So, hindi pa tayo nadala. I think 5 years ago, nangyari na po sa atin to. Nagtanim tayo ng upo dyan sa may ano, dyan sa may squash po dyan. So yung ginawa nating ano, yung ginawa nating trellis, letter T lang yun, eh. So isang posting ganito, tapos sa gitna may nakahalang na ganyan, tapos nilagyan natin sa gitna ng mga tusok, tapos alambre lang. Nasa sakto lang isang bed. Ay, hindi, wala pang bed dati. Sa lupa lang yun. Tapos, ang nangyari, kasi ang dami rin yung bunga. Ganito rin yung bunga niya dati. Nung lumakas po yung ulan, bumagsak lahat ng upo natin. Kaya, ayun, hindi pa ako nadala. Ganun pa lang ginawa ko dito. Pero, hindi ko naman kasi akalain na ganito po maging karami yung bunga niya. As in. So, hindi ko naman po in-expect talaga na ganyan po karami yung bunga ng ating upo. Akala ko kasi nasa kunti lang. Pero nung nabunga na po siya, hanggang ngayon wala pa rin pong tigil ang bulaklak, ang bunga. So, grabe. Ang gandang tingnan. Ang dami niya. Ayan. So, ayan. Ayan, pabala sa ilalim, oh. Grabe. Ayan, oh. Hindi ko pa nakita yun dito, eh. Akala ko wala siya dito bunga. Meron pa pala. Ayan, oh. Diba? Hindi ko tinapansin, ha? Grabe. Grabe ang bunga ng upo. Nagkalat lang sa ano. Nagkalat kung saan-saan na lang. Hindi mo na kasi napansin kung saan na yung mga bunga nila. So, yan. So, may maya harvest pa tayong garlic. Puro tayo harvest ng garlic, ha? Nakakatawa po kasi. Yun. Tapos yung lupa dun, medyo matigas. Kumpara po doon sa rest bed natin na lupa. Ayan. Laki na pala ng buwan. Ah, squirrel po yan na maingay. Ayan. Kumakain ng ating mga sili, ng ating mga tawag dito. Strawberry. Daming hinog. Yung mga buwis ngayon, hindi nakapag-harvest ng strawberry kasi pumunta kami kanina dun sa ano, sa park. Ang daming bunga ng strawberry. Hindi na sila nakapag-harvest ngayon. So, bukas na lang. Tapos, buti pala kahapon, yung hail na hailstorm na nakita po natin dito na ang kapal ng kulay itim siya. Bumagsak pala, pero sa Gladstone. Yan.
buti lang po hindi dito. At buti lang po hindi rin ganun kalakas ang hailstorm doon. Kaya hindi naman po ata nasira yung mga halaman nila. Salamat naman po at kung ganun. Pero kung dito naman bumagsak yun, abay, malulungkot naman po na ganun yung ating mga tanim. Pero salamat sa Diyos at hindi po bumagsak dito. So bukas, Sabado, mag-harvest po ako ng gulay. Yan. Upo, patula, kangkong, kamote, lugbate, ang palaya. So medyo busy naman po tayo kinabukasan. Wala po nga tigil yung ating trabaho. So ngayon it's 9 o'clock na po ng gabi. So ihang ko lang po yung dito, garlic, hardneck garlic. Yan. So yun, mag-iba yung kanilang laki, no. Tapos ang daming buwan ng upo, and then buti yung mga buwis tumutulong na sa atin mag-harvest. Yan. So I'm gonna end this vlog natin, mga kagulay, kasi medyo pagod na rin ako. Kanina ulit tayo nakauwi kaling sa trabaho. So yeah, thank you for watching po, and maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Nakatal na ako, pagod na siguro ako. Saka sa mga nag-share ng ating vlog, maraming salamat po. At saka sa mga sumusuporto ng ating channel, at saka dumadalaw sa ating munting gulyan dito, yun. Maraming salamat po sa inyo. At saka yun, sana po ay supportan niyo po ang aking channel, at i-share niyo pa po yung aming munting vlog natin. Basta sa pagkatanim po, nasabi nga nila, huwag po natin isipin yung pagod, isipin lamang po natin yung saya at tuwa ng ating paghahalaman. Yan. Hanggang sa muli po, thank you for watching, and alam sa ligang bunga ng upo, no. Good night po, maraming salamat po, and see you po in my next vlog. See you po sa ating harvest po, bukas po. Yan.